Hey guys, kumusta kayo dyan? Sana okay tayong lahat. Para sa video na to, tatanggalin natin ang side trim or tinatawag nilang door handle sa passenger side at saka sa driver side. May nagre-request kasi nito na ating mga subscribers. Yeah, try natin gawin. Makikita natin na mayroong mga dumi-dumi dito kasi palagi naman talaga itong hinahawakan. Sa prosesong to, wala tayong ibang gagamitin na any tool, prying tool. Kamay lang ang gamitin natin para hindi masisira yung mga edges niya, no? Kapayin nyo lang dito sa looban, may gintang dyan. Dalawang kamay. Lift nyo pataas. Tapos alalayan nyo lang kagaya ng ginagawa ko. Huwag biglaan. Kasi baka mabali ang mga hooks nyan. Hindi na may babalik yan pag ewang-gewang na. Kaya makikita nyo dito. Tinitingnan ko muna bago ko nililift or bago minumove. Dapat pag inangat nyo isang dulo, iaangat mo naman yung kabilang dulo naman. Medyo matigas to guys ha, kailangan yung inyong kuko medyo matibay-tibay. Or kung hindi talaga kaya, gamitan nyo na yung prying tool. Mapapansin nyo na medyo matigas hilain pataas itong kanyang dulo dahil dyan sa silver or chrome trim na nakasapaw or nakaibabaw siya dito sa ating hinihila pataas. Pero huwag kayong mag-alala kasi itong plastic na to, hard plastic to, hindi to basta-basta mababalik. Okay, na kumalas na, dito naman tayo sa dulo niya, madali na lang to, no? Aalalay mo na lang. Taas mo lang ng konti, kakalas na yan. Yan, makikita natin ng yung kanyang mga clip. Madami din yan, mga 6 mahigit. Now, itong mga dumi, pwede mo nang ugasan ng dishwashing paste or sabunin. Itong baba niya, tingnan natin kung ano yung mga nakakapit. May isang screw dyan. Meron din dito. Silipin natin sa loob nito kung meron pang mga screw. Ayan, so mukhang may apat na fastener or plastic rivet. Door rivets, no? Ito din plastic door rivet. So para kumalas itong mga door rivets niya na plastic, itong buong door panel, para kumalas itong pangilalim na white trim. Kasi kung basta na lang natin hahatakin ito guys, baka mabali permanently ang mga fasteners. Yeah, hindi na magiging firm and sturdy itong ating handle. Dito naman tayo sa passenger side, halos pare-pareho lang din ang kanyang proseso nung kinalas natin yung dito sa ating driver side. Kapain mo lang din yung gintang niya nasa loob gamit yung dalawang kamay. Malinis ha, hatakin mo pataas. Unahin natin palagi dito sa may chrome trim. Ayan, malas na. Basta alalayan mo lang palagi, huwag yung mahatak mo siya nang hindi pa kumalas yung kabilang dulo, no? Kasi siguradong mababali yan. Kaya medyo matigas pa kasi yung dulo niya, yung kanyang fasteners nakakapit pa. So medyo matigas to kasi first time natin gagawin to guys. Pinagbibigyan lang natin ating mga subscribers, no? First time din, so maingat din tayo, baka kasi mabali ito. Yan. Yan, konting lift lang, alalay sa kabila. Okay, so, yan na guys, ganito lang din, pareho lang sa kabila. Pwede mo na ngayong linisin din yan. May mga dumi-dumi na kasi, oh. Hindi mo pwede kasing linisin niya na nakakabit kasi hindi mo malilinis yung pinakadulo niya. Ito malaking rivet din to, kagaya nun sa driver seat na may isang screw dito. And yung isang screw naman nakabound masyadong malalim na.
The same sila. Tingnan natin sa ilalim. Yan, meron siyang 1, 2, 3, 4, 4. Kapareho talaga sa kabila. Yan, as I said, maraming rivet na nakakabit dito para mapasen to at saka hindi siya maggewang-gewang. Ngayon kung tatanggalin nyo yan, tatanggalin nyo rin talaga buong internal door panel. Pero kung gusto nyo pa rin tanggalin natin yan, sabihin nyo lang at some other time, no, kasi medyo mahaba na tong ating video. Now, dahil tinanggal natin, babalik naman natin ngayon. Yung makikita natin dito, itong mga fasteners nya, no, ito ay medyo manipis to. Yan. Posible kasing mabali yan pag mali yung ating paghatak. Eh pag nabali yan, wala na. O, hindi na magiging sturdy or makapit. So tama mo lang siya sa butas. Ayusin na talagang papasok siya, no. Kasi once hindi pumasok yan at pinush natin pababa, mababali yan. Pero anyway, makikita naman natin yan. Dito ang medyo tricky sa may chrome trim, no. Meron kasi siyang isang parang maliit na tip dito sa dulo, no. Dapat pumasok yan, tapos push mo lang paloob, ganyan. Tsaka mo siya ibababa. So ganun lang, so snug fit na siya. So parang hindi na lang din natin tinanggal. Balik naman tayo dito sa driver seat. Ganun din, check nyo muna bago nyo ipasok, no, itong paglalagyan at saka itong ilalagay. So again, dapat mauna yung nasa edge, no, dito sa my left na part. Kung sa passenger seat naman, doon sa my right na part yan. Unahin natin. Kita mo na talagang lahat nakapasok na, lahat ng fastener. Ihuhuli mo ngayon yung dulo, itong may silver or chrome trim. Kasi nga again, nandyan din yung kanyang parang niple. Maliit yan, dapat pumasok siya dyan sa buong butas. Ewan ko lang kung nakikita ninyo dyan, pero may niple dyan. Dapat makapasok siya dyan sa kanyang butas na maliit. Nakaharang kasi itong kanyang chrome trim, kaya ibaba nyo muna, tapos wag sagad-sagad. Pag may kalate na yung kanyang pagbaba, tsaka nyo ipus itong kanyang niple. Dapat kontrolado at wag isagad kasi baka mabali. At pag nakatutok na siya sa butas, i-press mo pababa. Then alog-alogin lang muna natin para kung snug fit na ba siya. Mukhang matigas naman na. So ayan guys, wala nang, hindi na siya gumagalaw. Parang wala rin, parang hindi lang din natin tinanggal. Tingnan naman natin dito sa second row. So mas maiksi siya. Ibig sabihin mas madali siyang tanggalin kasi mas kukonti yung kanyang mga rivet or clip. Pero hindi na natin tatanggalin to guys kasi alam niyo naman na yung proseso. Ganun lang din. So pa-subscribe lang ako kung nagustuhan ninyo at watch out for more videos sa pang-automotive. Thank you and see you soon.